Magandang araw. Welcome sa channel na ito. Ngayon, ibahagi ko sa inyo ang aking kalaman sa karunungang lihim. Narito, orasyon, pangbukbuk sa espiritu. Shout out sa channel ni Child of God. Subscribe kayo dyan. Maraming salamat. At shout out din sa Kabaya Family, Alemania Family. At kung bago ka pa lamang napadpad sa channel ko, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button and click the bell icon para laging update sa mga bagong video na ina-upload ko. Maraming salamat. Pamilin, malin at pagkaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihan na kapaloob dito ay lupang maiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos. Maginhuwaran at laging isa puso't isip ang pitong layunin ng Diyos. Una, isa buhay ang apat na gintong simulain, makadiyos, makabayan, at makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya, at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Pangatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadilisayan, kaliwanagan, at kababaan ng kalooban. Pang-apat, ipalaganap ang pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago na paunlad. Panglima, magkaroon ng pagagalangan, pagunawaan, at pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Pang-anim, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Pang-pito, ipagpatibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng katauhan ng bawat kasapi ng samahan, at tumupad sa hatikain ng Diyos sa tao. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga layuning ito, ang isang naghanap sa Diyos ay makakasumpong sa Kanya at hindi pagkakaitan ng Kanyang liwanag. Orasyon, pangbukbuk sa Espiritu. Pamamaraan, ang paggamit ng orasyon ay kailangan mataas ang iyong kaalaman pagdating sa spiritual. Dahil isang mataas na uri ang orasyon nito, kaya kailangan i-active mo muna ng 49 days kung ikaw ay baguhan pa lamang. Idugtong sa iyong devotion, ang pag-active ng orasyon ay isa din sa pagpapabisa ng orasyon. Lalo lumalakas ang orasyon kung na-devotionan ng 49 days at madali pagganahin kahit mataas pa dahil na-active mo na ito. Para saan nga ba kapag i-active mo ang orasyon? Para po ito sa iyong sarili. Dahil kapag na-active mo na ng 49 days na walang patlang sa loob ng 49 days at kabisado mo ang orasyon, kapag nagkasakit ka, kaya mo gamutin ang iyong sarili. Pero kung natapos mo ang 49 days na walang patlang at hindi mo pa kabisado ang orasyon at ginamit mo kapag nagkasakit ka, hindi mo kaya gamutin ang iyong sarili. Kaya bago gamitin ay kailangan kabisaduhin muna ang orasyon.
Ang paggamit ng orasyon ay kailangan mo muna ng pondo para pagkunan ng kapangyarihan o poder na magpapagana ng orasyon. Ang sinasabi kong pondo ay tulad ng Ama namin, Abaginong Maria, at luwalhati, sumasampalataya, depende sa iyong gagamitin na pondo. Meron din naman orasyon na iyong imantra para lumalakas. Para madali ito, pagganain kung ang iyong gamitin na pondo ay Ama namin, Abaginong Maria, luwalhati, sumasampalataya, gawin yan ng tag-tatlong beses. Ulitin ang Ama namin, Abaginong Maria, hanggang sumasampalataya. Pwede din, mayroon din naman na pondo na mga orasyon para pagganain ito ang orasyon na iyong gagamitin. Pamamaraan, magtirik ng tatlong kandilang puti at magdasal ng tatlong Ama namin, tatlong Abaginong Maria, tatlong luwalhati at tatlong sumasampalataya. Pagkatapos magdasal ay isunod ang orasyon. Pagkatapos usalin ang orasyon ng tatlong beses sa isip ay iiip sa hintuturo, sabay tusok sa tagiliran o sa tuktok ng pasyente at kusa mugbugin ang espiritu na namiminsala sa pasyente. Narito ang orasyon: Salbum, Factum, Ego, Sum, Hum, Atardar, Cas Factose, Castose, Salbum, Factum, Ego, Sum, Hum, Atardar, Castactose, Castose, Salbum, Factum, Ego, Sum, Hum, Atardar, Cas Factose, Castose. Usalin ang orasyon ng tatlong beses. Maraming salamat. Pabala, ang lahat ng mga orasyon na inyong mababasa dito ay lubhang makapangyarihan. Gamitin lamang sa mabuti. Ibinabahagi ko ang mga orasyon na ito para katulong at hindi para makapanakit ng sinuman. Ang sinuman na gamitin ito sa masama ay magkakamit ng walang hanggang paghihirap habang buhay hanggang kamatayan. Maraming salamat po. At kung bago ka pa lamang napadpad sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe and click the bell icon para laging update sa mga bagong video na ina-upload ko. Maraming salamat.